Hey guys, andito ako sa bandang ibaba naman ito ng baybayin ng Lobo Beach, Batangas. Kanina po doon ako sa taas. Pinong-pino ang buhangin, white sand. Tapos okay rin ang ano, ang tubig. Malinaw. Parang ganito rin, crystal clear. Dito, medyo maluwag lang yung space. Tapos, hindi ganong mabato gaya doon sa natapatan namin. Tapos yung cottage naman dito, maluwag. Malaki. Ayun guys, marami nalilito. Hanggang doon sa taas to. Paikot. Tapos yung ayan, mga nakatayo ng establishment dyan sa halos ganun din. Mayroon din silang mga cottage. Yung iba pang ano lang. Yung iba pang itong cottage dito guys, maganda guys, oh. Ganda, parang iba-iba, may mga mura, mayroon din pang ano, pang exclusive para sa mga may mga kaya. Babangka. Ito pala guys, maraming bakante, oh. Magandang space, maluwag ang harap, pwede mag ano nang game, mga bakante ito. Tapos meron pa silang halo-halo for sale. Siguro ang mangingisda yung mga nakaano dito. Hindi talaga yung solid pang resort lang yung tabi-tabi ng kanilang tabi ng dagat. Hindi gaya sa Sariyaya, Quezon, halos lahat pabunggahan sila.
gaya nung last na doon ako sa Tagig nagtatrabaho. Doon kami sa Christina Beach Resort. Kinuha ng boss kong Chinese, pinakabunga. Maganda yung mga ano, may mga landscape. Tapos yung mga cottage niya, maganda. Marami po kami noon, ang laki ng parking. Tapos ang laki ng area ng mga swimming pool. Bali, yung pinakaya malaki ata sa Sariaya, bali 16 bus po kami noon. Ito guys, parang pantalon ito. Parang ano to, passenger boat. Dito. Tapos yung iba doon, may tabi na ng bundok sa kabila. Ay, kakaiba dito guys, ang daming dahon dito sa lugar lang na ito. Hindi pare-parehas ang kuha na ng mga dito, maraming mga tuyong parang mga dahon ng ano sa dagat. Okay, so yung sa bandang itaas, ang daming mga tao. Dito lang ako guys, mag-video-video sa malayo doon. Doon kasi sa mga kasama ko na nagbi-video okay. Tapos yung katabing cottage, may nagbi-video okay rin. Medyo hindi maganda. Tapos baka copyright pa po eh. Alanganin talaga mag-video ng kuwan. Mag-record sa mga nagbi-video okay. Ito guys, may pang volleyball dito. Gusto mong magpapawis bago maligo.
So guys, mga opit, mga estudyante yata ito, mga estudyante, mga kabataan. Pangalawang basketball net. Ay, volleyball net. Pero yung buhangin medyo masakit pagka yung napakan mo yung mga bato-bato. Graba. Guys, ito lang, hanggang dito lang muna yung video ko. Mamaya po sa pag-uwi naman, bibidyohan ko yung view ng zigzag. Kasi kanina hindi mapagmasdan yung zigzag. Kasi nga, gabi, madaling na araw kami. Namaya pag-uwi, pagkasakali na makuha na lang yung view ng zigzag. Parang sabi nila parang bagyo daw, parang little bagyo bumagtas sa ibabaw ng bundok, shortcut. Sige guys, thank you. And sa mga katulad ko po na gusto rin yung mga ganitong pagta-travel sa mga beach, mga pasyalan, please subscribe, like and share. Si kahit makabakasyon kami ng Bicol or Mindanao, pupuntahan ko yung mga pasyalan doon. Pag nakapunta kami ng mayroon akong hipag Siargao, bandang Surigao, tapos sa Bicol naman, sa hometown ko mayroon din mga places doon na mayroong yung deer farm, yung farm ng mga usa. Tapos sunflower farm. Tapos mga pili farm, yung mga ginagawang pili nuts. At kung nakapunta naman ako ng La Union, marami rin doon pasyalan. Meron akong kapatid sa La Union, tatlo. Pwedeng mapuntahan yung mga magagandang alagoan, beach resort mula La Union hanggang Baguio. Katabi lang po ng La Union dito sa may Nagilian sa taas, Baguio City na. Sige guys, maraming salamat, thank you.